ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo na may loobing taimtim na totoo at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, natagpuan ng ilang kawal ni David si Absalom. Nakita nila itong nakasakay sa mula at pagdaraan sa ilalim ng isang malaking puno ng insina, nasabit ang ulo nito sa mga sanga. Siya'y napabitin at naiwan ng mula. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Huab, "Nakita ko si Absalom na nakabitin sa puno ng insina." Pumili si Huab ng tatlong sibat at isa-isang itinusok sa dibdib ni Absalom na nooy buhay pang nakabitin sa puno. Nakaupo noon si David sa pagitan ng pintuang panlabas at pintuang panloob ng lungsod. Umakyat naman sa bantayan ng muog ang isang taliba. Pagtanaw niya'y may nakita siyang isang lalaking tumatakbong palapit. Tinawag niya ang pansin ng hari tungkol sa kanyang nakita. Wika ng hari, "Kung nag-iisa, piyong may dalang mabuting balita." Sinabi sa kanya ng hari,
Diyan ka muna tumayo sa isang tabi. At gayon nga ang ginawa ni Ahimaas. Dumating naman ang kusita at ganito ang sabi, "Mabuting balita, inyong kamahalan. Ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ng Panginoon sa lahat ng naghimagsik laban sa inyo." "Kumusta si Absalom?" tanong ng hari. "Sana'y sapitin ng lahat ng kaaway ng hari at lahat ng naghahangad manakit sa inyo ang sinapit ni Absalom." Sa balitang ito'y naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at nanangis ng gayon na lamang. Wika niya, "Absalom, Absalom anak ko, bakit kaya hindi pa ako sa halip na ikaw ang namatay?" May nagbalita kay Joab na ang hari na nanangis at nagluluksa sa pagkamatay ni Absalom. Kaya't nauwi sa pagluluksa ang tagumpay ng hukbo. Nabalitaan ng mga tao na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak. Kaya't lihim silang pumasok sa lungsod para silang mga kawal na nahihiyang pakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo, Poon, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa'yo kailanman. Poon, sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Ikaw, aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy, siyang tinatawagan. Poon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa'yo akong tumatawag. Poon, sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon, sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Inako ni Jesu Kristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Alleluia, alleluia, alleluia.
inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka, nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalimpumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo. May isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan. Ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa pagpapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti. Bagkos ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lamang ang damit ay gagaling na ako. Bilang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya, naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na lumilinga-linga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibasa'y alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong loob. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantala nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya sa kanyang silid, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talitakum. Nang ibig sabihin, ining sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Pagdakay, bumangon ng bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at inutos niyang bigyan ng pagkain ang bata.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Dalawang tao sa ating ebanghelyo, lumapit kay Jesus na may pagtitiwala sa Kanya, na si Jesus ang magpapagaling una sa babaeng dinurgo sa Kanya. Narinig lamang niya ang kwento sa mga tao. Kumbagay, narinig niya yung latest chismis. Nabalitaan lang niya. Nalaman niya yung mga ginagawa ni Jesus. Mga kwento ng pagpapagaling. Kaya nung nabalitaan niya nandun si Jesus, sabi niya, baka ito na yung sagot sa panalangin ko. Baka ito na yung sagot sa matagal ko ng paghihintay sa kagalingan. Kaya ginawa niya ang lahat, mahawakan lamang si Jesus. Di bali nang nagsisiksikan, sabi niya, mahawakan ko lang siguro ang kanyang damit, ay gagaling na ako. She placed her trust in Jesus. Si Jairo naman sa kabilang dako, lumapit din kay Jesus. Nagpatira pa at nagmakaawa. Napagalingin niya ang kanyang anak na babae na nag-aagaw buhay na. Pero nung sinabi ng mga tauhan niya at pumunta sa kanya, sinabi, wag niyo na hong abalahin si Jesus. Patay na yung bata. Para sa iba siguro ay mawawala na ng pag-asa at sasabihin, salamat na lang po, wala na pong mangyayari. Pero anong ginawa ni Jesus? Sinabi niya, huwag kang matakot, manalig ka. Minsan sa kabila din ng mga ating pag-aalinlangan, ang Diyos din na nagpapaalala sa atin, huwag kang matakot, manalig ka. Dalawang kwento ng pagtitiwala. Pero minsan may mga bagay sa paligid natin na tila'y hahamunin ang pagtiwala natin. Hahamunin yung pag-asang taglay natin. Pero laging pinapaalala ni Jesus sa atin, huwag kang matakot, maniwala ka. At yan din ang paalala sa atin ni Jesus ngayon. Sa kabila minsan ng ating pagdadalawang isip, minsan ay magtataka tayo at magdadalawang isip sa kabutihan ng Diyos dahil siguro sa mga taong nakapaligid sa atin, ang sinasabi sa atin, pero patuloy na pinapaalala ni Jesus sa atin, huwag kang matakot, magtiwala ka at maniwala ka. Siguro ito yung magandang baon sa atin ng kwento natin sa Ebanghelyo ngayon. Dalawang taong nagtiwala kay Jesus, naniwala sa Diyos na nagkatawan tao, na siya magpapagaling, siya ang sagot sa kanilang mga panalangin. At yun ang pinakita ni Jesus. Sila ay nagtiwala. Kaya maganda sa ating imbitasyon din sa atin bilang mga Kristiyano, na patuloy na lumapit kay Jesus. Iba sa atin dito, may kanya-kanyang pinagdarasal. May kanya-kanyang hinihingi sa Panginoon. Patuloy na manalig sa Kanya. Huwag kang mawala ng pag-asa. Nakikinig siya sa iyo. At lagi niyang pinasinasabi sa iyo, huwag kang matakot. Magtiwala ka. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, kalakip ng buong pananalig habang nananalangin tayo ng may pananampalataya sa Diyos Ama na tutugunin niya ang ating mithiin, ang ating itugon. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Panginoon ng buhay, akayin mo kami.
ang simbahang Katolika sa buong daigdig. Naway maging simbolo ng pagpapagaling sa gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pag-aaruga. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Tayong lahat, naway makilahok at makiisa sa mga nagnanais na mapanatili ang kalusugan at kalinisan ng ating kapaligiran. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at yaong mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway maipakita nila ang habag at kahinahunan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang siyensya sa panggagamot, naway dagling makatagpo ng lunas sa mga di karaniwang karamdaman na nagiging hadlang sa mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Makalangit na Ama, tulungan mo kami na patuloy na manalig sa iyo at sumasampalataya na nagpapagaling na kapangyarihan ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Ibig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muli ihahandog sa'yo buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon ay aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mo siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kanyang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan, mapasamin ang kaharian, sundin ang loob mo dito sa lupa para naan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos na nagalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Tinitipon upang maging tinapay na nagbibigay buhay. Kami naway matipon din at maging bayan mong giliw, iisang Panginoon, isang ang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Iisang Panginoon, iisang ang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Katulad din ang mga ubas na binigat na
naging alam. Sino mang uminom nito may buhay na walang hanggan. Kami naw ay maging sangkap sa pagbuo nitong bayang liyab. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Iisang Panginoon, iisang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Announcement. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng Palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po sa pundo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass in Service sa darating na February 1, Wibes, sa ganap na ika-anim ng gabi, makiisa po tayo. Sa darating na Biyernes, February 2, 2024, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o mas kilala rin sa tawag na Piyesta ng Kandilarya. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila, tanda na si Jesus na ating manunubos, ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipag makinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo
ang mga may dala-dala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo'y aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan ng krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.